guys! Welcome back to my YouTube channel again. This is Teacher Anna. At ngayon, pag-uusapan natin ang mga benepisyo ng mga ala-alaga nating mga hayop. Okay, so we're going to discuss about today 10 benefits of pets. Okay, so unang-una, bakit ko nga ba ito ginawang content? Kasi appreciation post din sa mga fur mom, lalo na ngayon, for parents, I mean. Lalo na ngayon kasi mayroon na naman tayong parvo. Tapos meron kasi akong nabanggitin dito ko na meron siyang friend na namatay ng dalawang aso. Namatay na sila. Tapos yung pangatlong aso nila is medyo mahina na ngayon. So siguro sa iba kung titignan, hindi siya ganun ka-importante. Pero as a fur parent, ano na po sila? Ang pets po namin ay parte na ng pamilya. Okay, so dati nga sabi ko, sabi ng lola mo, mag-alaga ng aso para may pag umalis tayo, may maiiwan sa aso. Ngayon, hindi kami makaalis kasi hindi namin pwedeng iwan yung asong mag-isa. Okay, so na-consensya kami. So, bakit nga ba tayo? Siguro may iba't ibang dahilan tayo bakit tayo nag-aalaga ng mga hayop or ng mga, especially dogs. So, bakit nga ba may mga tao na sobrang attached sila sa mga alaga nila? Pero one thing is for sure kasi, na-attach sila kasi nagpapamahal sila dun sa pet nila. So, hindi lang kasi yan as a hobby, tinatawag din natin yan, or ini-include din natin sila as a part of ourselves. Okay, so first, unang-una, ang pets daw, especially dogs, so let's focus on dogs, kasi dogs ang meron kami. So, ang dogs daw ay, they will keep you fit. Fit, bakit? Kasi sa umaga, sa most of the time, hindi naman sa tanghali, umaga. So, umaga, ang dogs kasi kailangan talagang palabasin. Especially pag yung dogs nyo is hindi lumalabas ng bahay, parang kami. Early in the morning, kailangan nyo siyang palabasin, maglalakad kayo, tsaka magpupup kasi sila. So, morning yon. So, sa gabi, ganun din. So, why making you fit? Bakit nga ba gagawin kang fit ng mga dogs? Kasi ang mga dogs ay, hindi naman yan kasi kailangan na pag inilakad mo sila, okay dyan lang, hindi. So, nag-roam around sila or gumugora sila sa medyo palayo sa bahay nyo. So, ikaw, mapipilitan kang sundan sila lalo na kung nakalish sila or nakatali. So, meron pa mga dogs na mahilig tumakbo. So, yan yung mga ways o mga dahilan kung bakit magiging fit ka. And, of course, number two, they make sure you're never lonely. Hindi ka nila gagawing malungkot. I remember, like, 4 times na every time na magkakaroon ako ng nightmare, I don't know if sleep paralysis siya, pero every time na magkakaroon ako ng ganun, na para akong gising, hindi ako makagalaw, ang dog ko po ang gumigising sa akin. So, meron po kaming dalawang aso sa bahay. Yung isa, personal po talaga sa akin, yung isa sa dita ko. Yung sa akin is Aspen siya. So, ito po siya. Ayan. So, siya po ay aso ko na from my boyfriend. Galing po siya sa boyfriend ko. Pangalan niya po Sophia. So, si Sophia po is katabi po talaga namin siya matulog. So, kita-kita niyo naman po, she's so clean. Yeah, puting-puti po yan. Lalo po pag nasa labas siya na arawan. And, oh po, marami po mga problema din pag ang aso ay natutulog sa loob ng kwarto mo kasi ang balahibo. Hindi naman po siya kasi umihi or nagpupup sa loob ng bahay namin. Sa labas po talaga siya. So, inilalakad po siya either umagang-umaga or medyo patanghali, and then sa afternoon. Pag medyo patanghali kasi hindi masyado kasi mainit na sa post nila yon, pangit na. So, bakit nga ba nagiging masaya tayo? Kasi pagdating natin sa bahay, even though na pagod tayo sa work natin, andun sila yung parang nagpapakamatay sila para lang pansinin mo sila, ikot-ikot kaya yung mga sofa nyo. Alam ko yung mga fair parent dyan, makakarelate na yung mga sofa nila, may scratches talaga all over. Kasi nga, pag dumadating, hindi alam ng aso kung anong gagawin nila. Hindi nila makompose yung sarili na. So, parang, ang happy-happy. Tapos, actually, scientifically proven siya na nakakapagpa-release din siya ng stress. Nakakapagpa-lower. Yun yung number 3 natin. They lower your stress levels. So, ang aso kasi, pag nakita mo siya, masaya ka. Tapos, pag niyakap mo siya, as a fur parent, ganyan yung nararamdaman natin. So, hindi naman kasi natin mapipilis lahat ng tao. Okay? So, okay lang naman yung naman problema dun. So, ang problema lang, minsan, is, kung hindi ka talaga as in makikita mo yung sarili mo as a fur parent, huwag ka na kumuha ng aso, tapos itatali mo lang, tapos hindi mo naman bibigyan ng magandang shelter. So, hindi naman ako ganun ka-against na against sa mga tinatali na aso, especially kung inaalagaan. Pero kung pabayaan mo lang doon, nasa lupa lang siya, tapos may maliit lang siyang silungan, pag mainit, tsaka may ulan. So, huwag na lang siguro. Tapos advice lang din sa mga gustong maging fur parent, kuha kayo sa mga centers na mga shelter ng mga aso. So, hindi naman kasi about yan sa breed. So, ang amin, meron kaming Shih Tzu and meron kaming Aspen. Mine is Aspen. Sophia is Aspen and the other one, this one is Pinky. She is a Shih Tzu. Shih Tzu siya, pero the same pa rin ang trato namin sa kanya. Yun nga lang, mas delicate kasi ang Shih Tzu kasi, mas prone sila sa sakit. Ang Shih Tzu talaga. So, yun lang yung pagkakaiba nila. Pero, wala kaming different attention na mas mahal yung isa, no. Kasi parang anak nga silang parang silang anak namin. So wala kaming ganun. So also friends can make or can help you make friends. Bakit? Kasi pag fair parent ka, inilakad mo yung aso mo sa labas. Tapos may nakita kang aso, magchichikahan kayo. So instant, may friend ka na. Okay? So yun lang, yun yung
Meaning na they can help you make friends. So, and also they can improve your immune system. Bakit? Siguro yung iba masasabi na, ay, bakit immune system eh, may dadala nga rin silang mga mikrobyo or mga germs. So, kasi ang katawan natin, the more na na-expose tayo sa mga germs or sa mga mikrobyo na yan, mas tumitindi yung antibodies natin sa loob. Kumbaga, nag-a-adjust din sila sa dumi, or din man sa dumi, pero parang ganun na rin, sa ng environment natin. So, ibig sabihin, the more na nagkakaroon ng another parang strain ng germ sa bahay nyo, the more na nag-a-adjust yung katawan nyo. Kaya sinasabi lang na they can improve your immune system. And one more, number 6 natin is they can stop your children from developing allergies. Paano naman nangyari na they will stop developing allergies? Kasi ang dogs po, ang ano nila, ang tawag dito, yung balahibo po nila. Ako marami, as in totally, kasi ang dog ko ay puti. So most of the time, pag dark colors yung suot ko, puro niya ako balahibo. As in talaga, puro niya ako balahibo. So wala namang against ako sa balahibo. Pero too much, syempre medyo may inis ka rin. Pero nakaka-help din kasi yung ano, na yun nga, sabi nga kanina, kung it helps your immune system also, yung allergy, pag na-used ang katawan mo, na marami kang, na marami kang mga balabalahibo ganyan, hindi na siya mag-iinarte. Pero na lang talaga kung meron kang allergy. Pag may allergy ka na talaga sa balahibo ng pusa, aso, or kung anumang pet, automatically huwag ka nang mag-own. Okay, don't risk. Kasi ang allergy hindi yan basta-basta nawawala. Okay? Pero na lang kung wala kang allergy, tapos ma-develop yung katawan mo na may mga ganun ka na sa environment mo, okay yun. So, mawawala yung risk na magkaroon ka pa ng skin allergy, especially skin allergy. Okay, and also number 7, they can catch cancer early. Ano ba yung they can catch cancer only? So sabi kasi nila, ang mga dogs daw, kaya nilang makasniff ng death. Okay, I have read a lot of studies na sinasabi nila na may ganun. And also calamities, like lindol, mga ganyan. So kaya daw mag, ano nila, parang pusa din, parang pusa. So, ang dogs, nagiging matamlay sila. And then, there are also cases na nabasa ko sa mga pages na parang kinukuha nila yung sakit ng mga fur parent nila. So, hindi naman namin sinasabi na totoo yun. Pero there's a part kasi na naaamoy. Especially, nalalaman nila kung yung tao ay may sakit. So, aanoin ka nila, iko-comfort ka nila, more on mas ma-attach sila sa'yo and mas pagbibigay sila sa'yo ng attention. Yun naman yung kagandahan ng mga aso. Okay? Next is... they can teach kids responsibility, even adults. Pag nag-own ka ng pet, you take responsibility already. Kasi papakainin mo yan, dapat on time ka. Kasi hindi naman nila kaya magbukas ng kaldero at maglagay maghain ng pagkain nila. Unlike tayo, tao-tayo, kaya natin yon. Mangmatay dyan ng pinggan natin, maglagay tayo ng food ng kaya natin. Pero as a fur parent, kung ikaw isang fur parent, hindi nila po kaya. So ikaw mismo, sarili mo, magkakaroon ka ng responsibility, pakainin, papupuin sila or paihiin, paliguan, and igugroom po natin sila. And also, yung pag-pet time. So, para rin po yung mga anak, para rin po yung mga sanggol, may mga tinatawag tayong mga pet time. So, ang dog ko po, pag lumalabas sila, especially pag basa yung labas, ang dog ko kasi Marte. So, pag basa yung labas, hindi na yung lalabas. Pero yung shih tzu kasi namin, wala siyang pakialam kung basa, may tubig, o kung ano man ang meron dyan. Dire-diretso yung tatakbo. So, siguro galing na rin talaga ng mga shih tzu na, pag bukas ng pinto, halaharurot, takbo talaga sila. So, ugali na siguro talaga nila. Pero yung dogo, hindi. Pero pag ganun, pag lumabas siya, tas basa, tas nabasa siya, automatically may wipes kami. Pupunasan ang boss nila, syempre, hygiene din. So, also sa mga bata, ganun din. Kasi yung pinsan ko, siya ang nag-handle ng shih tzu namin. Para hindi siya, ang shih tzu kasi ihi ng ihi. Lalo sa gabi. So, para hindi ko makalat ang ihi sa bahay namin, ang ginagawa is may diaper siya every evening. So, ang pinsan ko na grade 6, siya ang naglalagay na ng diaper. Every night yon. Siya na yung naglalagay ng diaper. So, it teaches talaga responsibility for your kids. Mas maganda yun, di ba? As early as like grade 4. The other one is grade 4 eh. Isa kong pinsan is grade 4. So, nautos-utusan na rin siya para sa dog. And also, they make you feel safe. Part na po sila ng family, so ilagay po natin sila sa ating journal book. Bigla akong sisipain ng aso ko. Naranasan ko na yun. Kahit yung shih tzu, nararamdaman niya siguro na may something wrong sa akin. Kasi hindi naman totally bukas, ay sarado ang kwarto ko. Bukas siya maliit. Ito naman po ay simpleng appreciation post lang din or video para sa dalawang dogs namin. Kasi talagang tinatanggal nila yung stress namin. Tinatanggal nila yung stress namin. And they are our happy pills. So it helps. It helps them. And
Also, ang aso ko talaga natutulog sa tabi ko kasi binabango talaga ako pag wala akong katabi. So, yun yung nakakaano sa akin na feel ako na safe ako pag talagang katabi ko siya. And also, nakakaano sila, di ba? Sobrang maano yung pandinig nila. So, konting kaluskus lang. Yun nga lang, medyo mapupuyat ka rin kasi nga, konting kaluskus lang, tatahol agad sila. And knowing na ang aso ko ay napakagkalakas-lakas tumahol. Ano siya, tawag dito? At saka praning pa yun. Halimbawa, nakamask ka. Hindi ka niya pa nakikita ng buong face mo. Hindi siya titigil sa pagtahol. Kailangan makita niya muna yung, at maamoy ka muna niya. So, naninigurado, kumbaga, may trust issues atin, aso, hindi ko alam. So, number 10, so, pang-sampu na tayo, they can provide companionship to children with learning difficulties. Ito yung sinasabi natin mga companion dogs. May mga ganitong aso po na therapy dogs, at may mga aso po talaga na kasama po sila ng mga disabled person. So, nakalimutan ko yung specific na tawag sa kanila, pero sila ay allowed. Allowed sila pag mga ganong aso. Halimbawa, trained sila. Halimbawa, biglang nagpant or nahimatay yung amo nila. Trained sila na nalagyan ng, na ilagay yung ulo nila. Ito's tumahol, mag-cut ng attention ng mga tao para makahingi ng tulong. So, yung mga 10 benefits, 10 benepisyo ng pag-aalaga ng mga animals or ng mga pets. They keep you fit, they make sure you're never lonely, they lower your stress levels, they can help you make friends, they can improve your immune system, they can stop your children from developing allergies, they can catch cancer early or they can sense it. They can teach kids responsibility and they make you feel safe, and lastly, they can provide companionship to children with learning difficulties. And alam po natin na ang dogs ay napaka-loyal. Okay, so if you are not yet a fur parent, I hope this video will help you decide if kukuha ka na ba. Sign na to. Sign na talaga to. Kung nag-aalangan ka kung kukuha ka ng aso or pet or whatsoever, sign na po to. Go grab it. Just make sure you take the responsibility and make sure you will become a best parent for that animal. Okay, so I don't own the 10 benefits of that one. This is from Animal Friends Pet Insurance Experts. So, ito lang ay para i-educate kayo ano nga ba yung mga benefits ng pagkakaroon natin ng pets. Okay? So, again, credits to the rightful owner of the information that I have provided today. Okay? So, that's it. I hope you like the video that I prepared for appreciating my pets. So, the first picture is for Sophia and the other one is for Pinky. So, that's it for today, guys. Thank you for listening. Bye. See you in our videos. Bye-bye. So thanks for watching, guys. Huwag kalimutang i-like ang videong ito, i-hit ang notification bell, at kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na para sa marami pang videos na i-upload. Wow, talbog-talbog pa yung puta. Oh. Short tempered ka, girl. Short tempered ang bading. Palo.
Mm-hmm. Mm-hmm.